Hi, my name is Cesar and I'm from Auckland. Originally, I'm from the Philippines. This is my first vlogging and I want to share this to everyone who will be viewing my video. I would like to share to you how to cook pancit biyon or noodles. I hope you will like it. Kamusta na po tayo mga kabayan? Alin na po? Samahan po niyo ako sa pagluluto ko ng pancit biyon. Napakasimple lang pong magluto ng pancit biyon. Usually naman, pag mayroong karawan sa atin, ito ang inaanda natin. At usually po, ang pancit biyon ay inaanda po natin kung mayroong mga karawan, may mga piyesta, hindi po nawawala ang pancit biyon. Kaya alin na po kayo, samahan po niyo ako para gawin ang ating pancit biyon. Ito po ang mga kailangan natin sa paggawa ng pancit. Gumamit po ako ng 250 grams na pancit biyon. Pinakulang ko po 5 minutes sa tubig. Gagamit po ako ng bawang, sibuyas, red sibuyas po ang ginamit ko rito. Pwede rin po kayo gumamit ng white na sibuyas. Kailangan po natin ang carrots, i-slice po natin. At gumamit po ako ng sayote. Ang sayote po ay masarap na likado sa gawa ng pancit biyon. Gumamit rin po ako ng red capsicum. Gumamit po ako ng celery, green beans, repolyo, at ang sangkap po at ginamit ko pong panglawak dito ay ang nimay na roasted chicken na naiwang po kapon sa alam po niyo pwede natin gumamit ng roasted chicken. Ihalo po natin ang ating bawang. Isusunod na po natin dito ang ating slice na red sibuyas. Ihalo po natin ng maigi ang bawang at sibuyas para hindi po sila masunog. Pagkatapos po nito ay ilalagyan ko po ng gumamit po ako sa pancit biyon na ito ng turmeric powder para mas lalong masarap. Gumamit lang po ako ng mga dalawang or 2 tablespoon na turmeric powder. Pagkatapos po ng turmeric powder, nilagyan ko rin po ng 1 tablespoon na red chili powder. Pag naulol na po natin ang mga unang sangkap, ilalagay na po natin yung shredded chicken. Misa po, pag meron po kayong mga sobrang mga roasted chicken na nabibili po natin sa shopping mall, pwede po natin gamitin yun para hindi po masayang. Aluin po natin ng maigi. Dito sa kinalalagyan ko, naamoy ko na po ang masarap na amoy ng chicken, onion at saka yung ating, alam mo yung ating turmeric powder. Malakas ang amoy nito. Napakasarap ang amoy niya. Ihalo po natin ng maigi ang bawang at sibuyas para hindi po sila masunog. Pagkatapos po nito ay ilalagyan ko po ng gumamit po ako sa pancit biyon na ito ng turmeric powder para mas lalong masarap. Gumamit lang po ako ng mga dalawang or 2 tablespoon na turmeric
powder. Pagkatapos po ng turmeric powder, nilagyan ko rin po ng 1 tablespoon na red chili powder. Pag naulo na po natin ang mga unang sangkap, ilalagay na po natin yung shredded chicken. Minsan po, pag meron po kayong mga sobrang mga roasted chicken na nabibili po natin sa shopping mall, pwede po natin gamitin yun para hindi po masayang. Aluin po natin ng maigi. Dito sa kinalalagyan ko, nahamay ko na po ang masarap na amoy ng chicken, onion at saka yung ating, alam mo yung ating turmeric powder. Malakas ang amoy nito. Napakasarap ang amoy niya. Mga after 2 minutes, pwede na po nating ilagay itong binabad nating tubig na merong after 2 minutes po, pwede po natin ilagay na yung ating shrimp paste. Lagyan po natin ng 1 cup of water. Pagkatapos po natin may ilagay ang ating shrimp paste, lalagay na po natin ang ating mga gulay. Mauuna po rito ang ating slice na sayote. Ihalo po natin. Sa itsura pa lang, parang napakasarap na. Ilang rekado pa lang ho yan. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo natin. At isusunod na po natin after 3 minutes ang ating celery. Alam po ninyo, masarap ang sangkap na ito, itong celery. Ito po yung nagpapabango at nagbibigay po ng karagdagang lasa sa ating pansit biyon. Ihalo lang po natin. After 3 minutes, pwede na po natin isunod ang ating sliced na cabbage o repolyo. Ang ganda na po ng kulay. Makikita po ninyo, huwag po natin masyadong i-overcook ang ating mga sangkap para medyo crunchy ang ating mga ricado sa ating pancit biyon. Yan po, at makikita po natin na medyo malambot na po ating mga ricado. Huwag po natin i-overcook para mas masarap na kainin kung medyo crunchy yung mga ibang ricado natin, no? So ngayon po ay ilalagay ko na po ang ating pancit biyon. 250 grams lang po itong ginamit kong pancit biyon. Mga limang tao lang, lima o anim na tao po ang mapapakain po ng ating pancit biyon na ito. Ngayon po ay nilagay po natin yung pancit biyon
So aluin po natin maigi at inaan po natin yung apoy natin para hindi po masunog ang ating niluluto. At mamaya po ay lalagyan po natin siya ng soy calamansi para matimpla po natin maigi ang ating nilulutong pancit biyon. Abang nalo po natin, nalagyan po natin ng soy sauce na merong calamansi. Medyo matabang pa ng konti, so dagdagan po natin ng kunting calamansi soy. Soy calamansi. Yan, nilagay na po natin lahat. At ihalo natin muli. Ang paghalo eh huwag masyadong malakas para hindi po madurog ang ating pansit, para maganda po siyang tignan. Makikita po ninyo yung pansit natin eh hindi siya durog. Medyo hindi maganda sa pansit ang durog, ang pagkakagupit. Kailangan ng paggupit sa pansit eh tamang-tama lang, para hindi siya masyadong maiksi at mas masarap kainin ng pansit pag medyo mahaba. Ayan na po ang ating pansit biyog. Wow! Mamaya eh samahan po ninyo ako para tikman po natin ang ating pansit biyog. Yan na po. Napakadali lang pong gumawa ng pansit biyog. Sa mga kasama po natin dyan na walang ginagawa, kapag nasa bahay kayo, ito po ang iluto nyo. Para naman, minsan namimiss po natin ang mga lutuing Pilipino. So, ito po ang ating pancit biyon dito sa Auckland na aking ginawa para sa inyo. At dahil nga po karawan, happy birthday to my brother Kuya Bebot in heaven. Birthday po niya. At kogalayan po namin kapag si Kuya Bebot po ay pumanaw na. So kahit na pumanaw siya eh pinag-aandaan pa rin namin ang kanyang karoon. Sa aking misis din na nanonood ngayon, para sa ito love, alam kong gusto mo matutunan kung paano paggawa ng pansit. Ito yung paggawa ko ng pansit dito, pansit biyon. Sana maibigan mo. Sasabihin ko sa iyo kung gaano kasarap itong ginawa ko. Okay, salamat po sa panonood. Bukas, natapos ko rin yung niluluto kong pansit biyon. At ngayon, titikman natin. Alin po kayo, samahan po nyo akong natin itong ginawa kong pansit biyon. Ito na po yung finished product po natin. Usually, ang mga Pilipino po ay mahilig lagyan pag kumain ng pansit ay merong puto or sliced bread. But this time, wala po kasi akong puto or sliced bread. Meron po akong Skyflex. Pero hindi ko pinopromote ang Skyflex, no? Kasama ito lang sa ating video. So, ito na po yung ating finished product. Alin na po kayo? Tikman po natin. At para masabi natin, wow! Ito na po, tikman po natin ang ating nilutong pansit biyon. Unang sumo ay para sa inyong lahat, especially sa aking misis na nanonood dyan sa Amerika. Salamat. Sana subaybayan po nyo ang aking susunod na vlogging. Merong marami pa tayong niluluto. Tapos kakagat ka ng Skyflex. Number one. Salamat po sa panonood. Susunod. Subaybayan po ninyo ulit ang aking vlogging. Salamat. Thank you.